Tuloy-tuloy pa rin ang paglalabas ng magma sa bunganga ng bulkang Mayon na nagsimula nitong Linggo ng gabi, June 11. Nagkaroon po ng lava flow activity from the summit of the crater of the volcano. And nagkaroon po ng effusive eruption. Ayon sa FIVOX, dahil sa mabagal na pagputok ng bulkan, namumuo ang bagong lava dome. Sa pagtatayari ng ahensya ay hindi ito magkakaroon ng bayolenteng pagputok gaya noong 1991 Pinatubo eruption. Pero pinangangambahan ng FIVOX ang banta ng pagbuhos ng lahar dahil sa sama ng panahon. Wala naman po itong direct effect. Okay. Bagamat indirectly, pwede maapektuhan po siya dahil yun nga po, maraming mga volcanic materials ang inilabas na ng Mayong Volcano. So pwede tayong magkaroon ng lahar. Insidente ng lahar kung magtatagal at marami yung mga pag-ulan. Samantala, pinalawak pa ni Albay Governor Edsel Greco Lagman sa 7 kilometro ang permanent danger zone ng Mayon dahil na rin sa posibilidad na iakyat ito sa alert level 4. Kung sakali, aabot sa 40,000 na katao ang maapektuhan rito. When the FIVOX gives us the go signal to come up with our own advisory, if and when alert level 3 becomes alert level 4, we are mandated to evacuate those living within the 7-kilometer danger zone. Sa ngayon, nasa 88% na ng populasyon sa 6-kilometer permanent danger zone ang nailikas na. Yung patinas po ay tapos na. So supposedly, wala na pong nakaiwan doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na handa itong magbigay ng cash assistance sa mga maapektuhan ng kabuhayan dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. You can give empower them by the right to choose. You give them cash. They can go to the grocers and buy things that their family needs. To the local economy, to some degree, will be interrupted by this eruption. So at least those cash inputs babalik lang sa local economy. Nag-abot naman ng donasyon ng United Arab Emirates ng 50 toneladang pagkain at gamot. Nagpapasalamat tayo sa royal family at sa pamahalaan ng UAE sa kanilang very generous na pagtugon sa nangyayaring kalamidad sa Albay sa Mayon. Ano? Karagdagang 38,000 family food packs naman ang na-turnover na ng DSWD Bicol Regional Office na magtatagal ng 2 linggo.